Ito ang dating hardin ng simbahan ng San Joaquin sa Palo, Leyte, na ngayon sementeryo na. Ang karamihan, mga bata ang nakalibing dito. Mga altar, hindi lang sila mga puntod eh, mga altar sila eh. Libo-libo ang buhay na biglang natuldukan ng bagyong Yolanda noong 8 ng Nobyembre na nagdaang taon. Tapos may makas na naalon yun. Nalukot kami lahat. Tapos nakahiwalayan kami. Yung mama ng asawa ko, tapos mga kapitid niya. Yun po, nabitaw niya dito. Sa ilalim? Ito na, sa ilalim. Ay, tapos yung mga kapatid niya, ano na, talagang nagkahiwalayan? Walayan na kami, oo. So ang nakasurvive, ikaw at saka? Babae yung kapatid. Lalaki? Babae din. Paano ka nabuhay? Kasi mayroong nakasabit na ano, na bamboo dito sa traffic. Eh, siguro kung walang bamboo, siguro natatangay kami. Sa kabila ng trahedya, may mga bagong buhay namang nagsimula. Tatlong araw na si Sheila Barona sa birthing clinic na ito, pero hindi pa rin siya nanganganak. Nandito siya sa libreng paanakan sa Dulag, isang oras mula Tacloban. Tinayo ito ng mga volunteers ng taga-Olongapong NGO na Mercy in Action noong Nobyembre. Nasa mahigit 80 na ang mga sanggol na isinilang dito sa tulong ng mga midwife at nurse. Pero ang unang sanggol ni Sheila, ayaw pang lumabas. Yung bata, sabi ng mga matanda, sobrang takot sa ano? Sobrang takot, hindi lalabas sa agad. Nahihirapan yan ngayon. So, yung baby natin, sa loob. Natatakot din. Totoo ba yun? Totoo. Kung ikaw, buntis ka, pag takot ka, takot din rin ang baby mo. Pag masaya ka, masaya yung baby mo. So, sa tingin nyo, kung ano yung naranasan ng nanay, kasama na yung pagsalanta ng Yolanda, naranasan na rin ng baby sa loob ng siya? Siguro, kasi nararamdaman na hindi pa lumalabas. Ano na niya, takot na ako, iyak ako, tatlong araw na kami dito. Wala pa kami pera. Yung anak ko, nabuntisan, walang ama. Saan ang kukukuha ng pera? Takot ako masisariyan. Sana yung ama ng bata na yan, maawa naman siya yan sa kay Sheila. Bago pa mag-Yolanda, naghiwalay na si Sheila at ang ama ng kanyang sanggol. May iyak na naman. Mahirap pag walang asawa kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tapos, wala kang sariling bahay. Lalo na pag hindi ka naging ready. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sa panganay, pangalawa. Tapos, hirapan ka pa kung saan ka matutulog. Lalo pag walang asawa. Eh, ngayon,
instead na nag-aano pa ako ngayon ng sanggol, ito lang muna ako kay nanay. Nanay ko. At least, nandiyan pa yung pamilya mo. Wala sa kanilang nawala nung bagyo. Maraming namatayan dito. Opo. So, sa tingin mo, nahihirapan din yung baby mo nung... Siyempre sa akin eh, natakot ako. Pero mas natakot ako para sa baby ko. Bahala na lang kung mawala ako, sabi ko. Eh, siyempre, mag-isa ka lang, kailangan mo tumayo sa sarili mo pa. Maligtas kayong dalawa. Sariwa pa ang bangungot na dala ni Yolanda. May bagong bagyong nagbanta sa Leyte sa Enero. Si Agaton. Naglapad siya sa baha. Papunta rito. Katapos, siguro, masakit na yung mga ano niya. Diyan siguro na nasira ng paan niya. Ako, muntik na ako malumos. Kaya maano ng tubig, kaya nadapa ako. Kaya ang baha doon niya, malalim na. Yung anak ko, naulanan pa kami. Tapos hinatid kami dito ng motor. Wala naman yung anak ko, pinag-aral ko. Mabuntisan lang pala. Masakit talaga. May kwenta ka ba sa ama? Meron, pero ayokong umasa. Kasi ano pa naman yung parang pinagsaran ka ng pinto, tapos aasa ka. Ayon sa lola, takot daw ang sanggol ni Sheila, kaya ayaw lumabas. Ngunit sino bang hindi matatakot humarap sa mundong tila walang katiyakan at walang kaligtasan? Mahigit 2 buwang makalipas ang bagyong Yolanda, ito pa rin ang itsura ng Tacloban. Sa aming pagbaybay sa lungsod, may napansin kaming pila na parang walang katapusan ang haba. Para saan po itong bilang to? Chuchi! Ano, magbibigay ng pondo? Hindi ko alam. Anong gagawin doon sa loob? Hindi nyo alam. Basta po, basta pumila kayo ng mahaba. Ang daming tao. Ang aming nadatnan ang isa na raw sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Tacloban. Our beloved Mayor, Mayor Alfred Romualdez, palakpakan po natin our Mayor and our... Pero hindi ang lokal na pamahalaan na nag-organisa nito. Disaster Philippines will be free from disaster at maging mapayapa ang mabubong mundo. Kundi isang Buddhist group na nakabase sa Taiwan, ang Chuchi Foundation. Alam niyo ba si Master Ching Yen, ang tawag sa kanya? The Mother Teresa of the Buddhist world, no? Their lives is very similar. 150,000 piso ang nalikom nila bilang tulong sa mga nasalanta ng Yolanda. Her dedication to... Bukod sa relief goods, nagbigay rin sila ng pansamantalang kabuhayan. Ang cash for work sa mga naglilinis ng lansangan. At meron ding diretsyong cash assistance sa mga biktima.
yan. Ah, marami ah! Palakpakan niyo sarili niyo! Buhay! Tacloban! Isa sa mga nakatanggap ng pera ang pamilya ni Gennard Monteroso ng Barangay 48B sa Dalampasigan ng Tacloban. Halos walang natirang bahay dito noong November 8. Kaya ang kinita ni Gennard sa cash for work ay ipinambili niya ng kahoy at yero para sa kanilang bagong bahay rito. Isang buwang pa lang ang kanyang kaisa-isang anak na si Kevin noong bumagyo. Ginaganyan ko na yung baby. Tsaka lakad kami lakad papuntang dyan sa may apartment na bahay na malaki. Pagpunta namin ng bahay na malaki, pasok agad kami tsaka marami ng tao na lalabasan, tsaka yung iba parang iyak na. Iyak. Nakikita ko parang, siyempre marami na yung katutumba ng mga poste at saka mga yero, parang liliparan. Yung malaking bahay na yun, pinasok din ng tubig. Parang yung first floor nila, parang magsisikan floor na yung tubig. Nandun ako sa ibaba kasi namumulot ako ng makakapitan ng, tsaka drum ba? Makakapitan ng drum para makaligtas kami, para makakapit ng drum at saka lumutang. Marami na pati kapatid ko, kumukuha sila ng drum at saka kita ko yung prejudice. Ganyan na lang yung nakita ko. Ito, mapapasok ko yung asawa ko at saka baby ko. Pati, sa loob ng rep? Oo. At saka, siyempre, lumulutang naman yun. Ipinagbawal na ng gobyerno ang pagtira dito. Isa ito sa napakaraming barangay sa may baybayin na idineklara ng no-build zone. Pero patuloy pa rin ang pagbalik ng mga residente kahit na may nagbabadyang bagyo. Kapitbahay ni Gennard si Juan Lajara. Tubong Tacloban pati ang mga ninuno ni Juan at sa tabing dagat siya lumaki. Namatay rito ang kuya niya sa bagyo at pati ang kanyang best friend. Ngunit wala raw makakakumbinsi sa kanyang umalis dito. Alam mo ba yung maganda dito po? Kaya ayaw kong umalis. Bakit po? Yung early sunrise, ang sarap. Nandyan yung sun, tapos mayroon kang bay, kakapiga. Or early in the morning, tumisiglit yung moon. Talaga, ang sarap. Tapos pupunta, ilalagay nila ako sa ibang bahay. Mamatay ako siguro. Doon ako mamamatay. Ito na ang mundong nakagisna ni baby Kevin. Kahit gumuho ang komunidad, tuloy pa rin ang buhay. Nagpapaganda nga ako. Baka mayroon maligaw sa akin. Samantala, isang oras mula sa Tacloban, lumalala ang kalagayan ni Sheila at ng kanyang dinadalang bata. Thank you.
Halos 20 araw na mula Enero a 1 nang maabutan namin si Sheila sa birthing clinic sa Dulac. Humihilab na ang kanyang tiyan at manganganak na dapat siya. Pero hirap lumabas ang bata. Nahihirapan. Pinipilit ba siya pag ano, pag ere. Sabi na ano ko, hindi ko na kaya. Naninilim na yung paningin ko. Diyan ako umiyak. Ano, sisigaw siya, nanay. Kailangan ko, mawala yung sakit ng tiyang ko. Palagay ko nag-aagaw buhay anak ko kasi ang mga mata, hindi na ba magtumingin sa akin. Hindi na kami piniyagang kunan ang mismong panganganak ni Sheila. Pero sa awa ng Diyos, ligtas ang bata at ang ina. Lagpas hating gabi nang lumabas ang panganay ni Sheila. Mga 3 kilo ang bata at tila masaya ng kapiling ang kanyang ina. Kinabukasan, balik eskwela na sa San Jose Elementary School sa Dulac. Nasa loob pala ng paaralan ang libreng paanakan. Dito namin muling binisita ang mag-ina. He looks like you, Lola. Okay. It's okay. Ang nag-aasikaso pa sa kanila, si Robin Lim, isang midwife at isa ring CNN Hero of the Year. Maybe people say it's pitiful for a baby to be born in a tent. You know, in a tent in a schoolhouse. Fortunately, we have a roof now. We were able to put the roof back on. But, But it's so much nicer here than when they go home, as you saw the conditions. Ayon sa United Nations Population Fund, halos 300,000 ang bilang ng mga nagdadalang tao sa mga lugar na sinalanta ng Yolanda. Why is it important to set up a birthing clinic right after a disaster? Where would these mothers go? In the last 24 hours, 7 mothers gave birth here. The East Visayan Regional Medical Center is congested and it's far away. It will take more than an hour to go there if you have transportation. Marami na raw napuntahang disaster zone si Robin. Rumisponde siya noong nag-tsunami sa Aceh noong 2004 at sa Haiti noong 2010. Pero naiiba raw dito sa Pilipinas. I see the spring back is better and faster. We couldn't travel between here and the airport. It took hours. The debris was just solid, twisted metal and trees and parts of homes and, of course, bodies. But the people have cleaned it up and done their best so far. Kwento ni Nerissa, isang midwife na taga Leyte at katrabaho ni Robin Lim. Swerte na lang ang mga ipinanganak pagkalipas ng Yolanda. Pinakapeligro kasi ang bagyo para sa mga sanggol. Nung kasagsagan ng bagyo, nakalutang na sila lahat kasi ang taas ng tubig. May ref na naanod, inilagay niya doon yung sanggol niya, tapos ginaganyan lang niya. Pero ito yung kamay niya nabagsakan ng kahoy, kaya wala na itong lakas. Yung asawa niya, siya ang nagkakarga sa kanilang dalawa ng anak niya kasi hindi siya marunong lumangoy. Biglang may hangin na malakas, as in literally talaga na tinangay ng hangin yung sanggol. 1 month, magto 2 months pa lang yung sanggol. Nakita talaga ng nanay na pangay talaga siya ng hangin. Malayo ba yung dagat dito? Mapanganib na nga ang mga anak, lalo pa itong peligroso sa disaster zone.
Kaya milagrong maituturing na mga anak ng ligtas. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Congratulations, may kambal daw dito na bagong sanggol. Dito nagsisiksikan ang kambal na sina Jade at Jake na mag-iisang buwan pala. Kailan ba ang birthday ng mga ng kambal na to? December 27. Oh, okay. So, nasa schedule ba yung panganganak mo? Hindi o po. Napaaga? Late? Napaaga po. Napaaga. Kailan ba ang expected? January 21. Oh. Dahil sa typhoon. Napaaga ng isang buwan? Ikapitong buwan na ni Manilyn nang tumama ang bagyong Yolanda. Tumalaban ako para sa kanila, para kahit pa paano, hindi sila manulong sa loob. Ma-stress. Kahit ngayong lamig, kahit minigyan na, kailangan mo pigilan eh. Baka mamaya, duguin ako, yun yung iniisip ko. Sa umaga, nakikitira ang kambal dito sa kanilang lola. At sa gabi, tumutuloy sila sa simbahan. Wala pang kuryente, walang sariling tirahan, at wala ring maayos na kabuhayan. Tila ito rin ang magiging sitwasyon ng anak ni Sheila. Pero sa ngayon, nagpapasalamat sila na nalagpasan na nila ang unang pagsubok. Masaya rin ako. Pinagdarasal ko rin. Mabuti na mayroon nakatulong sa amin dito. Mayroon Yolanda. Maraming pasalamat ko. Kami mga kapatid, kung tutulong-tulong na lang para makabangon sa usod ng buhay. Halos tatlong buwan matapos tumama ang bagyong Yolanda, may 2,000 tao pa rin nakatira rito sa Tacloban Astrodome. Isang malaking indoor sports complex. Isa na rito ang bagong silang na apo ni Corazon Sedeño. Magandang gabi. Ito si yung asawa nito namatay sa Yolanda. Yung asawa ko namatay rin sa Yolanda. Ay, condolence po. Isang linggo pa lang ang sanggol at may mga problema nang hinaharap. Yung sabi kanina ng doktor na kaya ano siya kasi yung ulo niya malaki daw yung bukol tapos malaki yung ano dito kasi ano daw kailangan daw ng ano examine sa ulo, x-ray. Kasi kung hindi yan maagapan baka daw hindi mabuti yung mangyayari. Bagamat may masisilungan, nangangamba rin sila sa kanilang kaligtasan dito. Iba't ibang tao kasi mula sa 15 barangay ang nagsisiksikan dito ngayon. Ano lang yung ano namin, yung dingding, ano lang, trapal. Pwede naman yan, ganunin ka, yung mga salbahe dyan. Alam naman, hindi naman natin alam dito yung mga tao. Mahirap yung hindi niyo kilala na katabi niyo. Kasi yung ano namin, talaga katabi, hindi namin kilala. At hindi namin alam kung anong mga ugali nila. Sa huling araw namin sa Leyte, naabutan naming pauwi ang bagong silang na si Toshi. Nakisabay na sila sa amin dahil kung hindi, malayo pa ang lalakarin nila. Ang buwan sa puso
sa lambing liwanag na silip ko. Sumasayaw ka, sinayaw mo ako sa pusod ng buhay. Kambal, kambal, tayo'y niluwal sa pusod ng buhay. Kambal, kambal, tayo ay masaya siyang sinalubong ng kanyang batang tita at ng mga usyosong kapitbahay. Bagong salta sa pagiging magulang si Andrew. Anong pakiramdam mo ngayon na bagong ama ka? Yun nga yung mahirap, sir. Bakit mahirap? Una-una, wala kaming sarili naming matutulugan. Nakikitira lang kami. Kaya ngayon, inuunti-unti na niya ang pagtayo ng kanilang sariling bahay. Kahit nga ito, yan, mga tira-tira na lang yan. Pinagkukuha namin dun. Kasi yung mga kahoy. Iniiwan na lang yan eh. Yung mga palat na lang yan ng mood. Iniiwan na. Kaya yan na lang ginawa. Yan. Kahit nga ito, sa kapitbahay namin ito. Ito. Sa kapitbahay namin yan. So ito na simot mo sa ibang lugar? Opo. Hindi mo ginawa? Kahit nga yung pako, binigay lang din lang sa amin yun. So, pag nagawa na tong bahay, saan kayo matutulog? Dito ho. Ito yung pwesto. Dito ho. Tulad ng napakaraming nasalanta ng bagyong Yolanda, nawala rin halos lahat kay Andreo. Ngunit iilan lang ang pinalad katulad niya. Yun lang yung maganda. Ano? Kasi kahit nawalan ako ng gamit, may pumalit naman sa akin na mas makakapagpasaya sa akin. Yan yung mas maganda doon. Ano yun? Yung baby. Dahil doon, mayroon akong lakas ng loob para simulan uli kung ano yung nawala ko. Kung ano yung nasira, nawala. Dahil sa baby, kaya ko nang simulan uli. Sa pagbisita ko sa Leyte, nakita ko kung gaano kahalaga ang pagkilos ng kapwa sa pagbabangon ng mga biktima. Ngunit sa pagbibigay ng inspirasyon, lakas loob at pag-asa, wala nang hihigit pa sa pinakamaliit sa ating lahat. Mula sa Leyte, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.